What's up mga ka-review, this is Ken sa PTV at gagawa tayo ng video reaction about dito sa pahayag ni Padro Alas, no, ni Idol Padro Alas, no. Napakalupit ng mga hayag niya rito at hinahamon niya na talaga, no, itong si Jonas. Yun, so bago ko simulan yung aking pag-review, pinopromote ko po yung product item ni Boss Japper, na ito yung jacket sa sando and yung t-shirt, no? Avail na po kayo hanggat may stock pa po. At kung kayo'y nakapag-avail yan, is maganda rin po yan para na rin po tayong nakatulong, no, sa mga project ni Boss Japper, no? Japper Sniper. And now, tungo naman tayo, no, dito sa ating Flex Channel, no. Mega love shout out kay Joe M Sapungan, Scotty Scott at Kaigme Channel. Sila po yung ating shout out for today. And special shout out po sa aking tropa, kaibigan, kakilala, Sherwin Elias na nasa California ba, bro? California ka ba? O Canada? So, yun po, no, mga ka-review, no. Sila yung ating next channel for today, and please subscribe and iwan po kayo ng bakas. Sa dulo ng bakas, lagyan nyo po ng hashtag KensakiTV, no? And yun mga ka-review, subscribe nyo na din sila and make sure po nakaiwan kayo ng bakas. So bago ko simulan uli itong video na ito is sa unang reaction ko rito kay sa laban ng dalawa, no, ni Boy Tapang at saka ni Russell, is wala po talagang nangyaring dayaan doon, mga boss, mga sir, at saka kay Sir Jonas. Nasanay malinawan siya, no, doon sa mga paratang niya na nandaya nga itong si Boy Tapang, ano, or nandaya yung kampo ni Boy Tapang, or nandaya dahil kanila yung referee. Wala pong ganon, kasi sa larangan po ng boxing is may karapatan kang humawak, no, or mangyakap, no, doon sa kalaban mo. Ang tawag po doon is strategy, o diskarte mo yon sa loob ng ring. Ngayon po, kung talagang nakitaan ng kanilang trainer, no, ng trainer ni Sir Russell, itong si Boy Tapang, sa first round pa lang, nakita niya na ang strategy ni Boy Tapang is yakap-suntok, di sana in-adjust niya yung bata niya, yung tinrain niyang fighter, no? So, ang may pagkakamali talaga rito is yung trainer, dahil hindi niya inabisuhan si Russell na ganun. So, hindi ko rin alam kung naabisuhan ba o hindi, dahil wala ako dun laban. Based lang dun sa nakikita ko dun sa video, no, mga ka-review. So, ito, nagsalita na ngayon si Quadro Alas kasi siguro nababad trip na siya sa bunganga nito ni Boss Jonas, no? Masyadong maingay masyado sa community ng YouTube. So, panoorin natin yung mga detalye na mga sinasabi ni Quadro Alas, ano. Ara! Kayo mga Busco Brothers, pinainit yung ulo ko! Ano? Hindi nga kumakasa sa akin si Kiko Matos! Kayo pa kaya? Ano si Jonas? Ano Jonas? Manda ka! Hintayin ko So, yun, no? Galit na galit si Quadro Alas dito kay Jonas, no? Yun, kasi, alam nyo, hindi talaga 'yun maiaalis sa mga tao, karamihan sa mga tao, yung mga sinabi ni Jonas at saka nung ibang Brusco, no, about sa mga Bisaya. Kasi iba yung meaning nung pagkakasabi nyo doon sa bumawi kayo na yung mga Bisaya ganto ganyan, no. Iba po yung meaning na binanggit nyo, kasi once na magbanggit po kayo ng Bisaya, automatic yung pangkalahatan yan. Dapat pinpoint nyo po yung ano na yon, yung salita na yon, para walang nadadamay na iba, no. So ito, naglabas lang to ng hinaing and about dun sa laban nyo si Quadro Alas, dahil nga dun sa pagkakasabi ni ano, na nandaya, parang na mafia pa, nandaya, Bisaya yung referee. So parang nandun na, parang medyo may umalma na sa kanila, no. So panoorin pa natin. Sagot mo, yung magiging 1 million mo, magiging 3 million pag manalo ka sa akin. Galit na galit, gustong manakit. Boss, paubaya mo na sa kanila yan. Ay, mga patulan ka naman, eh. Professional ka na, eh. Kahit sabi mo, pumustodoblehin mo yan, hindi naman lalaban yun sa'yo. Yun lang yung masasabi ko, Sir Quadro Alas, no? Idol.
Tatawa lang ako, no? Alam mo, si Cuadro Alas na malakas. Si Cuadro Alas ang angst na tinas. Ang pinahali mo na hindi umaatras. Pag ika'y tinamaan, ika'y mapuburuhan. Lakas ng suntok na galing sa kalawakan. Ayan, ready na po si Cuadro Alas. Papunta ng gym. Ayan, oh. Ayan. Tol, pwede ba kitang matanong? Ano po? Ano po yung masasabi mo sa tungkol kay Junalin? Sino Junalin? Yung brusko. Junalin. Walang yaka. Ginawa mong bakla mo. Ay, yung brusko brothers? Oo. Motherfather. yung putak ng putak yan, Jonas. Jonas. Yan si Jonas na yan. Putak ka ng putak. Hindi ka naman nangingitlog. Para kang manok na binabae. Hindi nangingitlog. At alam mo, Brusco Brothers, kung hinahamon mo ako talaga, ako na ba hinahamon mo? Ah, hinahamon niya ba ako? Bakit daw ano? Bakit ka daw? Wala ka naman daw alam. Wala kang alam. Ako ba yung walang alam? Nagiging 3-times world champion ako. Ako ang angas ng Pinas. Motherfucker. Alam mo talaga. Yung ano? Kapag... OBD Joker din itong tao na ito. Eh. Salot sa'yo, sir. Anong sabi niya? Malaki yung tip niya? Malaki daw yung tip niya. Mas malaki tip ko sa'yo. Kung gusto mo talaga maglaban tayo sa larangan ng boxing. Kita natin yung ano, yung 1 million mo magiging 3 million sa akin. Partida na yan, ha? Partida na yan. Ano? Papalag ka? Ang laki nun, Jonas. Patol na. Matalo-manalo, may 3 million ka. Kasi sabi daw niya, tol, bakit daw ano, kapag yung mga Bisaya, sabi niya, palitan na daw yung referee. Kasi Bisaya daw yung ano. Hindi talaga to, wala talaga tong alam sa boxing, eh. Alam mo talaga, Brusco, ah, alam nyo, yung larangan ng boxing, kahit tumahawa ka, pwede yun. Walang bawal yun. At saka yung referee, sabi mo pa, kasi parang mafia eh, kasi yung referee, ano, Bisaya. Wala naman yan sa ano eh. Yung referee, nagtatrabaho lang yan. Nagtatrabaho kung ano. Walang ano yung walang binabayad yan. Wala ka kasi alam sa boxing. Yung kaibigan mo, kung naabot pa yun ng 4 rounds, baka ano mang mangyari yan, ikaw yung mananagot dun. Kasi ayaw mo ipasuko yung boxer na alam mo na wala nang ano talaga, wala nang ibubuga. Hanggang 2 rounds, 3 rounds lang eh. Alam ko, magaling naman yung boxer mo eh. First round, magaling yung pinakita niya. Second round, parang nakukuha na. Parang nawawala na yung lakas niya. Kaya si Buri Tapang, yung mga Bisaya, matatapang talaga yan. Maangas yan. Hindi yan umayaw. Oo nga. Kaya mga itim yung itlog nila. Yung Tagalog, mga ano, puti yung itlog, di ba? Ano masasabi mo kay Junalin? Last na word. Ayun, Junalin, shout out sa'yo, Junas, ha. Kung gusto mo talaga, ano, sabi mo, mas bayaran mo yung tip. Anong bayaran yung tip? Kasi malaki yung tip mo. Mas malaki tip ko sa'yo. Oo nga. Kung gusto mo talaga, malaking tip. Ano, pustahan tayo. Boxing tayo. Yung 1 million mo, magiging 3 million pag manalo ka sa akin. Partida na yan, ha? Ano? Kakasa ka? O kung ayaw mo, basketball na lang kayo tayo. Ano? Mahilig ka pa rin sa basketball naman, eh. Ano? Laro tayo? Hindi mo ba nakikita to? LeBron James to? Ano? Sumagot ka! Cuadro Alas na malakas! So, yun, no, mga ka-review, no? Isa ito dun sa... Isa ito doon sa mga video ni Cuadro Alas, no, about kay Jonas. Ano. Masyado kasi nilang pinandidiinan yung mga sinasabi pandaraya doon sa laro nila Boy Tapang at ni Russell. Sa totoo lang, wala po talagang ano doon. Wala po talagang pandaraya na nangyari doon. Ang tawag talaga doon is strategy at strategy o diskarte na isang manlalaro na kung saan kaya niyang sumabay ng pangmatagalang round. At ang ginagamit niyang strategy is itong katulad ng kay Mayweather, suntok-yakap. No? Kung maaalala niyo ang laban ni Mayweather at ni Pacman, gigil na si Pacman ng mga time na yun. Dahil pagkasuntok ni Mayweather, yayakap na agad.
And then, pag nakayakap, pwedeng-pwede ka pa rin pong sumuntok nun. Ang pagkakamali lang dito is yung trainer, hindi agad to nakitaan at nabutasan ano, ng mga panahon na oras ng laban. So, dapat kung may mga tanong tayo dito, mas may nakakaalam doon is yung trainer kung paano siya ika-counterfeit, no? Paano niya ika-counter si Boy Tabang sa ganong klase ng pamamaraan ng kanyang diskarte, ano? Sa loob ng ring. Dapat doon pa lang, ginaya na ni Russell o ang ginawa ni Russell, atras at suntok, atras, suntok, atras. Para kahit paano, alam nyo, malaking bagay kasi yung jab eh. Kung nanonood kayo ng Ippo Makunouchi, yung jab na lang, malaking bagay yan pag tumatama yan. Kahit bigay-bigay lang yan, pag tumama talaga yan, solid pa rin yan. Makakadagdag yan ng hilo, pagod, no? Para dun sa kalaban niya. At least kahit papano, hindi siya nako-corner o nayayakap man lang. Napakahirap. Sa totoo lang, kahit sino, madaling magsalita. Pero pag nasa loob ka talaga ng ring, napakahirap niya. Pero kung walang ring yan at suntukang kali yan, possible pwede yan, no? Kasi sa suntukang kalye, wala namang ano dyan eh. Wala namang refere-refere dyan eh. Wala rin dyan yung suntukan awat na. Walang ganon. Hanggat kaya mo suntukan yan. Yan ang mangyayari dyan. So, yun. Sana, bago nagbitaw ng mga salita si Jonas, no, is pinag-isipan niyang maigi. As in, I think siya yata ang pinaka-leader ng Brusco, ano. Kasi kung mga bibitawan mong salita, as a Brusco brothers, dapat may paninindigan ka dyan sa salita mo. At isa pa, iisipin mo yung mga kasama mo. Kasi lahat ng bibitawan mo ng salita is sasalamin yan doon sa mga kasama mo. About yan, natalo lang kayo sa pustahan, natalo lang kayo sa talpa. Diba? If ganun na yung mga binitawan mong salita. Diba? Kahit sinong boksingero may dominan laro. Depende na yan kung paano mo siya ika-counter. Paano mo siya aatakihin ng mga ganong laro niya. Diba? Kaya nga si Manny tumagal, si Sir Manny Pacquiao, eh. Tumagal doon sa mga belt niya kasi siya mismo yung nag-a-adjust sa mga madadayang player na nakakalaban. So, as a amateur boxer, katulad yung amateur pa lang kayo, is dapat kung talagang pinaghandaan nyo yun, hinabaan nyo yung train nyo. And din sana doon sa trainer nyo, dapat nakikita agad nila kung ano yung mga strategy na ginagamit ng kalaban nyo. Diyo ba? So, yun lang yung masasabi ko dito sa mga gigil, no? Gigil na pala na pahayag ni Cuadro Alas kay Jonas, no? Jonalyn? Jonas, no? Kay Jonas, so, sayang, no? At maganda na sana yung sinimulan yung pag-entertainment, no? Sa mga gentong ano. So, sana ipagpatuloy nyo pa rin tong klase ng gentong event, ano? Dahil mukhang tinatangkilik naman siya ng masa. No? Ang pangit lang is yung ganun, katulad ng way ng ganun na ginawa ni Jonas, is pangit talaga yun. Dapat tanggapin natin kung talo, talo. Panalo, panalo. Ganun lang po yun. Walang dayaan ang nangyayari sa laro na yun. So, yun lang mga ka-review. Hanggang dito na lang. Peace out.